Magandang araw po sa inyong lahat mga bay and welcome back to my channel. Ngayong araw po ay i-share ko sa inyo ang mga sekreto ko sa pag-alaga ng mga croton plants. Kaya sa mga croton lovers dyan at sa bago palang nag-alaga ng mga croton plants, para po ito sa inyo. So yan po yung mga nakapatid croton plants namin dito. Diba ang gaganda mga bay? Ang lalaki na nila. Ganda ng mga kulay. So ngayon, nagsisimula na pong maghabagat rito. Nakikita natin na para silang sumasayaw sa hangin. Oh, ang ganda tingnan, oh. Yan, tingnan ninyo mga bay. Oh, nakaka-relax talaga mga bay kapag inilagay mo ito sa daanan mo. Nasa gilid ng daanan mo. Tapos makikita mo ito araw-araw. At yung ganitong kulay na croton plant, napakaganda, oh, yellow. Lumalabas talaga yung kulay mga bay, oh. At napakataba. Ito naman ay napaka-bushy na croton plant. Kahit medyo maliit pa siya, pero napaka-bushy at napakarami ng kulay. So yung kulay niya ay merong yellow, may green, tsaka pula. So, napakaganda. Ito naman mga bay, yung nasa kabila, ay napakataba na croton plant. Para siyang bahog-bahog mga bay. Yung tinapay ba na ano, pinaghalo-halo. Tinatawag sa amin dito na bahog-bahog. So yung kulay niya mga bay, oh. Ang laki, no? So yung ginagawa kong pagdidilig nito mga bay, isang beses sa isang araw lang mga bay, dahil yung mga croton plants, hindi naman sila matakaw sa tubig. Napakadali lang talaga nilang alagaan. Yun po yung ginagawa ko. Madaling araw ko po sila dinidiligan, kaya ganito sila kalusog. Preskong-presko sila tingnan. Tingnan nyo naman po, oh. Napaka-bushy. Kahit mainit na mga bay ay maganda pa rin sila tingnan. Tsaka yung mga croton plants, lumalaban talaga sila sa init ng araw. Gustong-gusto nila ng init ng araw kahit mula umaga hanggang maghapon. Pero yung ginagawa ko mga bay, kapag hindi pa sanay, hindi ko sila in-expose agad sa araw para hindi po masunog yung kanilang dahon. Kasi kapag masusunog yung kanilang mga dahon, ay papangit tingnan yung ating mga croton plants. Pero ito mga bay, malalaki na itong mga croton plants na to. Nasanay na to sila sa init. Yan. So, tingnan ninyo. Lumalabas na talaga yung kulay. Ito, oh. Talagang napakalaki ng dahon, oh. Yung tawag namin dito ay Suraida yung croton plant na to. Yung kulay niya, may pula, may yellow. Kahit leggy siya, mga bay. Tingnan nyo naman. Medyo leggy siya, pero sus, tingnan nyo, oh. Parang croton tree na. Maganda rin pala yung mga crotons. Kahit leggy, maganda rin tingnan. Parang ano na sila, parang kahoy na malaki mga bay. Kung tingnan mo, lalo na kapag mataba, lalo na kapag ganito. Ito, hindi ko binabawasan or hindi ko ito pinopruning simula noong natanim. Pero tingnan nyo, oh, busing-busi siya. Marami siyang tumubong sanga. Marami nang nagkasanga, oh. Ang daming sanga, mga bay. Yun lang po yung ginagawa ko rito. Hindi ko pa ito pinopruning. Pero ang dami ng sanga. Napakaganda ng kulay. Meron siyang yellow, may red, tsaka green. Sus, napakaganda. Talagang yung kulay nila ay matingkad talaga. Alam nyo ba mga bay, bakit napakataba nitong mga croton plants na to? Yung nilagay kong abono nito ay cow manure lang talaga. Kahit anong uri ng halaman dito sa amin, yun lang talaga yung nilalagay ko na abono, yung cow manure. Pero tingnan nyo, oh, napakataba. So, kailan ba ako naglalagay ng abono rito?
bawat buwan ako naglalagay. So isang beses lang kada buwan yung ginagawa ko ditong paglalagay ng abono. Hindi ko sila nilalagyan ng madalas na abono. Yun lang po yung ginagawa ko. So tingnan nyo naman po yung resulta kahit isang beses lang sa isang buwan yung pag-abono ko rito ay napakataba nila. Yan mga bay, oh. Oh, kahit lege sila mga bay, oh, tingnan nyo naman, oh, napakalaki ng kanilang puno. At minsan rin po ay nilalagyan ko ito ng eggshell, yung pinong-pino na eggshell, pero pakunti-kunti lang mga bay para mas titibay talaga yung kanilang stem. May eggshell to mga bay, pero yung eggshell na ano na, na-compost na. So maganda rin yung mga croton plants na lagyan ng eggshell, yung pinong-pino mga bay, para mas titibay yung kanilang puno kahit naging lege. Tingnan nyo mga bay, oh, kung gaano kaganda yung mga croton plants dito. Mga ano na to mga bay, mahigit or malapit na itong mag isang taon tong mga croton plants na to. Ito yung na-feature ko nung una kong mga vlog. Na-feature na to, medyo maliliit pa sila. Meron akong naripat nito. Tingnan nyo yung mga dahon niya mga bay, oh, ito. So, oh, tingnan nyo naman mga bay, ito yung palatandaan na alagang-alaga talaga at mataba yung mga croton plants dahil malaki yung dahon mga bay, oh, at kumikintab. Oh, yung kanyang dahon, yung foliage niya ay maganda rin, oh. Merong kulay na pula, green, yellow. Yan. So, ano ba ang sekreto ko mga bay kung bakit ba lumalabas talaga yung kulay nila ng kanilang mga dahon? So ito, nakalagay po ito, matagal na po itong na-expose sa araw sila. At yun, lumalabas talaga yung kulay nila kapag ma-expose sila sa araw. O, maganda itong mga croton plants. Kahit kayo mga bay, kahit baguhan pa kayong nag-aalaga ng mga croton plants, kayang-kaya nyo itong alagaan dahil napakadali lang talaga silang alagaan at mas mabilis din po silang maparami dahil madali lang din po magpropagate nito. Meron po akong mga video sa pagpropagate nitong mga crotons para kung gusto nyong magparami ng mga croton plants, meron po akong mga technique, mga rotting hormone na ginagamit para po mapadali ang pagparami ng mga croton plants. Pero hindi lang mga rotting hormone mga bay, meron pa kong ipapakita ang ibang technique tungkol sa pagpaparami nito. So ito mga bay, yung ito, parehas dito ng variety, itong tatlo. Yan, so tingnan nyo mga bay, oh. Oh mga bay, oh. Yan. So hindi lang pag lalagay ng abono yung ginagawa ko rito. Kapag nakikita ko rin na medyo matigas na yung kanyang lupa, katulad nito mga bay, oh, na ano ko na to sila mga bay, na bungkal ko na bago kong nabungkal kasi nakikita ko na compact na yung lupa. Eh, yun po yung ginagawa ko kapag medyo compact na at nakalitaw na yung ugat. Dinadagdagan ko ng lupa na may halong abono, binubungkal ko, kaya nami-maintain ko ang kagandahan nila. So fresh na fresh talaga sila mga bay. Tingnan nyo mga bay, oh, kahit na-expose sila sa araw pero yung kanilang mga dahon ay kitang-kita talaga na makintab. Yan. So yun lang po yung ginagawa kong pag-alaga, yung pagdidilig ko isang beses sa isang araw, madaling araw lang po yung ginagawa kong pagdidilig. Kahit mahangin ngayon mga bay, alam naman natin yung hangin ay napabilis ang pagtuyo ng mga lupa ng ating mga halaman, pero ito hindi talaga siya mahirap alagaan mga bay. Talagang nakakasave kayo sa tubig nito. At pwedeng-pwede ito sa mainit na lugar.
Okay. Kung mainit yung lugar ninyo mga bay, pwede to, pwede siya. Yun lang yung advice ko. Yun lang muna. Sanayin nyo. Yun. Yun lang yung ginagawa ko mga bay. So, halo-halo yung kulay mga bay. Oh, nakakikita tayo talaga ng maraming kulay sa mga croton plants. At may plano pa ako mga bay na maghanap ako ng iba't iba pang variety kasi gusto ko pang maparami yung variety dito. Naghanap ako mga bay. No, hindi, wala pa akong time ngayon kasi yung baby ko at saka yung partner ko ay nilalagnat. Ako lang pong mag-isang ano dito. Yung mga gawain dito sa bahay. Meron akong anak na isa na malaki. Yun lang yung katulong ko rito. Kaya hindi pa ako, wala pa akong time na pumunta maghanap ng ibang variety. Dito sa amin, 40 mahigit yung variety na mga croton plants. Pero kulang pa ito mga bay, gusto ko pang paramihin. Kasi yung mga croton plants mga bay, kung gusto niyo rin ilagay parang pangbakod ba, maganda rin ito kasi itong mga crotons ay lumalaki rin at nagbubusi. Makapagbigay din ito ng mga shade ng ating mga maliliit na halaman. Lalo na yung hindi pwedeng ma-expose ng matagalan sa araw, pwede itong ilagay nyo sa parang pangbakod para makatulong na maproteksyonan sa sikat ng araw yung inyong ibang mga halaman. Nga pala mga bay, meron pong nagtanong kung pwede ba yung water propagation sa mga croton plants. Ang sabi ko ay pwedeng pwede. Ito yung ebidensya mga bay. Isang buwan na mahigit siya mga bay, pero nagkaugat na talaga. Tingnan nyo. Yung mga bay, yung ugat niya. So, pwedeng pwede po siya. Mas mabilis rin kayong makapagparami nito, yung water propagation. Kung wala pa kayong lupa, pwedeng pwede talaga. Basta po, lagi lang nating tandaan na alam naman natin na yung mga croton plants ay sun lover or gustong-gusto po nila sa sikat ng araw. Pero kapag hindi pa naman po sana yung croton plant ninyo, lalo na po kapag nakalagay po lang po sila sa shaded area, ay sanayin natin muna yung mga croton plants. Hindi muna natin i-expose ng buong araw yung ating mga croton plants. Tansahin nyo lang na sakto lang yung sunlight na ma-receive nila. Paunti-unti, masasanay din yan. So, ito yung ginagawa ko mga bay. Kaya, hindi nasusunog yung kanilang mga dahon. So, yun lang po sa araw na to. Shout-out time na tayo. Shout-out kay Sir Condrado Bugarin from San Pedro, Laguna. Kay Ma'am Josephine Baoyon, shout out po sa inyong lahat. At sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at pindutin na rin ang notification bell for more videos. At tandaan po natin na alagaan po natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po, ito si Bye J. Bye-bye.